So, what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So, ngayong araw na to, dumating na yung in-order ko sa Shopee. Wow! Mamaya makikita nyo yun. So, pupunta tayo na sa may Rusi Kapihan, no? At mamaya, bibisita ulit tayo sa Parikoy. Dito lang yan, along SM Pulilan lang, mga best. Makikita nyo yung pwesto natin dyan, no? Puntahan nyo lang, mga best. Napakasarap nung mami rice tsaka pares nyo. Okay, may kwento ko lang. Dumating yung sa Shopee ko, at saktong-sakto, naka-schedule tayo magpa-change oil, no? Ayun, meron tayong bagong itatry na oil. At ito yung laging kinukomment sa akin. Na-try ko naman. At dahil nga mahilig tayo sa 3,000 bago tayo magpa-change oil. Itong oil na to, pang 3,000 talaga, literal. No? 3,000 yung pwedeng itakbo bago ka mag-change oil. Yan, ang odometer na dun, mga best, ay nasa 27,786 na, mga best, no? Yan ay tinatakbo natin. Napakalayo na nang itatakbo ni Nep. O, shoutout nga pala sa lahat ng mga nagpapa-shoutout at sa R4C Squad. Shoutout! Yan. Pakita ko na rin sa inyo yung ating oil. Ta-da! Ayan, oh. Motul! Yeah! Ayan, oh. 4-stroke. 3,000 plus. Yan. Yan yung gagamitin natin ngayon. Papa-change oil tayo, mga be. Dahil si Nep-Nep, gutom na sa oil. Ayan, oh. 27,000 na yung natin. Odometer. 27,700. Change oil lang. Shoutout sa poging-pogi natin, sa lahat ng mga pupun. Wala. Ayan, mga best, mga kita nyo rito, lagi naman tayo nandito. Diba, last time, nandito rin tayo, diba? So, wala pa naman sila masyadong halos na motor na bago. Yung pa rin naman, no? Ako na maglalaro. Lalaroin ko na, ha? Laruin natin. Talo. Pero malakas yung player. Ayan, sobrang itim na nung natin. Oh. Sobrang itim na nung oil natin. Pero okay pa naman manakbo eh. No? Ayan, okay pa naman siya manakbo. Pero update ko kayo sa performance ni Motul kung okay siya, no? So, yun. So, yun, no? Okay na. Okay na, nakapagpa-change oil na tayo. At na-try na rin natin. Na-ibiyahin na rin natin. So, so far, okay naman siya. Ang hindi lang okay, mga bes, ay ang aking aking side mirror. Ayan, bumababa ka na naman. Lang niya. So ayun, daan tayo ng baliwag. Papaano ko nga to, papahigpitan ko nga to. Ang hiram ako ng panghigpit. Anak mong tokwa. So yun lang. Ayun, so far okay naman yung oil. Ang smooth naman, no? Naiyaharurot ko naman. Smooth na smooth din yung engine natin, mga best mo. So break-in pa rin naman ng Meron. Break-in pa rin naman ng oil natin, no? So, pagtagal-tagal nito, nakikita natin yung performance talaga. Kung talagang okay siya, mga bes. Pero sa ngayon, nagpapakita na siya na okay. No? So, yun. Nandito tayo sa may baliwag. Rusi. Nakita ko na naman itong RFI na to. Ay, RFI. Itong rapid na to. Kulay yellow. So, asan sila, boss? Wala. Walang tao. Baka naka-break time. Pero, ito yung mga nandito. No? Yan.
wala silang halos stock, wala halos. So nga pala, meron akong ano, balita dito sa may Classic 250 na FI na siya. So ngayon nandito ay carb, no? At ang gamit ng carb dito ay diaphragm. You know, diaphragm. So yun lang mga best. Hiram sana ako ng panghigpit eh. Kaso wala eh. Paalam na, Rapid 150. Ganda nung yellow eh, no? Nagandaan ako sa yellow na yan. Tsaka sa kulay white. Wala lang, nagandaan lang ako dyan. So papagas na ako. Nahirap eh, ano? Tumatapon eh. Kaya lagi akong may basahan eh. May harang kasi dun eh, no? Dapat nilubog man lang ng konti, ano? Matipid kasi pag ano eh, full tank eh, no? Kesa yung pautal-utal na isandaan-isandaan. 50, ilang ano lang yun eh, ilang takbuhan lang yun eh. 144. 42. Yan. Kaya mayroon akong laging basahan dito mga best. Yun yung reason. Shoutout dito sa refill, no? The Kenneman refill. So yun, mas matipid kasi siya kung tutuusin kapag full tank mga best. Huwag yung pautal-utal, ipa-full tank nyo na. Kung mapapansin nyo, nakakapagas nyo lang ng 50, tapos maya-maya papagas na naman kayo. Diba? Wala, nakapansin ko lang kasi yun. Dati ko pa napapansin yun. Nung dati ko pang motor or yung nagpapagas ako ng pautal-utal, eh, ang bilis niya sa gas. Dali na lang. Salamat. Dali mo. Dali na lang. Dali na lang. Dali na lang. Dali na lang. Okay, natuwa ko dun. Bilhin daw yung lisensya. Bilhin yung lisensya, 6k na lang. Tapos yung nakalagay na pangalan, pangalan niya. Ngayon ko lang narinig yun. Joke pala yun. Natawa ako dun na. Ito, diba ito yung SM Pulilan. Sa unahan nito, nandito yung pwesto. Nandito yung pwesto. Ayun o. So, papakita ko sa inyo ah. Yan, ito sila. Tapos ito, naalala nyo to. So, yan mga best, no. Nandito tayo sa may Parikoy. Yan, Parikoy. So, pag nadaan kayo dito, yung mga rider natin dyan, at yung mga motovlogger natin dyan, ang mga kaibigan natin, ay pwedeng maglagay ng sticker nyo. Ayan. So pag nilagay natin to, madadagdagan to ng power. No? Ayan. Yun. Bininyagan na natin mga best. So, ayan. Bininyagan na natin. Lalakas na yan si Parikoy. Pero malakas naman talaga si Parikoy eh. Nadadagdagan lang ng powers. Okay? So sa lahat ng mga motovlogger and riders natin dyan, pwede kayo maglagay dito ng sticker. Dito sa may likod. Or tama, sa likod or sa side mga best. Pag puno na, edi dito na sa harap. Okay?